guys! Good morning! Good morning po sa inyong lahat, guys! Sorry guys na interrupt tayo because I have a very important, of course, client. Since we are going to discuss kasi some personal information, so I rather cut the live streaming kanina. So let's start na lang ulit. Okay, and the one playing now, wow. Okay, so we have actually a video advertisement dyan. If you guys got a chance to visit po yung aming showroom office dito sa Satwa, sa Manila building, eh, mapapanood nyo yung mga travel vlogs na meron ako, and then yung ilang videos na meron kami, and then our grand opening, yung mga promotions, and then we also feature yung aming mga wakod-watikodis, ang mga clients na nag-travel sa Armenia, or kung saan-saan nagpupunta. Okay? So today guys, pag-uusapan po natin who are the qualified sponsors, okay? Ito kasi guys, napakadami pong tawag nito, confusions dito, no? So, we will take advantage of this live streaming na meron po tayo. Kaya guys, if you have questions guys, no, any inquiries, any travel tips na kailanganin nyo, don't be shy, just write down in the comment box below. And I'm here guys to help you out! And then later guys, I have a travel vlog updates or travel updates from MPQ Tourism Facebook page. Abangan nyo yan kung ano po ang special promotions ng Fly Emirates, okay, or Emirates Airlines para po sa mga kababayan natin, especially yung mga mag-travel from Philippines or from Manila to UAE. So, super affordable po na price ticket yan. Kaya abangan nyo po yung guys ha. MPQ Tourism Travel Update later. Kaya ito guys, bago ko magbabasa ninyo mga comments at saka mga comments kanina na naputol, sorry guys, I will just have to share this first. Or don't be shy guys to share, support po our live streaming, share this guys to your Facebook wall para po makatulog din po sa mga friends nyo na might interested po na magpadala ng mga kamag-anak nila dito sa Dubai or sa UAE, at least po eh mapanood nila tayo and they will be guided properly of sino nga ba yung mga qualified sponsors at ano nga ba yung tamang pagta-travel dito. Okay! So, hello muna sa lahat, of course, ng PID 27 Media. Binabasa ko na yung chat group kasi hindi ako makapag-reply. But anyway, magandang plano yan, Derek Ray. We're all excited, guys, no? Kasi finally, soon magkakaroon ng chance na lahat ng media, okay, it's either social media or media talaga, prints, everything, magkakaroon dito ng para siyang association. So, nakakatuwa yung ano. Okay. Alright. So now guys, I'm going to read muna some of your greetings. Hello muna of course sa aking mga Facebook, no? Hello muna sa aking mga YouTube viewers. Kay Buhay sa Amerika. Thank you so much for watching. And also, asan na yung community nito? I have to read kasi yung lahat ng mga nagme-message sa akin sa aking YouTube channel. Thank you guys sa lahat po na nakaka-discover of course ng aking travel blog to Armenia na now yung mga kliyente na namin dito sa MPQ Tourism. Thank you so much guys for the trust. And I apologize for the quality ng video na meron ako. Because that time I am just using my phone. Wala pa akong GoPro noon. So wala rin akong videographer. So talagang selfie. One man show. Pero what's important is at least meron akong information na na-share kung saan ka pupunta sa Armenia, kung sino yung kakausapin mo doon, saan ka kakain, ano yung itsura ng plaza doon, paano mag-tour, etc., etc. So, just look guys for that video na meron ako in my YouTube channel if you are planning to go to Armenia for tour or for exit. Kasi po, alam ko, I believe na makakatulong sa inyo yan. Diba parang meron kang initial orientation of Armenia prior to your flight. Okay! So ngayon, let's go to some greetings muna. Okay. So marami po kasi nagko-comment sa ating Facebook page. Hello kay IC Van Lee. Of course, kay Butter and Corn, kay Mar, na madalas na nagko-comment sa atin. Thank you so much. Ay, napanood nila yata yung biggest halo-halo in UAE from BBF Multicuisine. And then also, they're actually now watching the 119th Philippine Independence Day celebration dito sa Dubai. And hello kay Elisa Matsui. Ayan. Thank you so much to Ace Loves
to everyone in kay Len De La Fuente, kay Raymart Labrador, and also sa lahat ng aking mga YouTube subscribers. Good morning sa inyong lahat, guys. Huwag na po kayo mahiya. Okay, if you're watching this video in my YouTube channel, comment lang po kayo, okay? Anything, guys, even in my YouTube videos now, I am trying my best, guys, to give you a reply, okay? So, yun na muna. And, okay, let's move on na sa ating pinag-uusapan ngayon. Hello kay Bea Avila, of course, lahat po ng DJ, ang mga idol kong DJs dyan sa Pinas Music Zone, DJ John Luna to DJ Charlene Agoncillo. Siya po ang mananahi ng puso. Good morning! And of course, good morning din kay Christine Carlson Inde. Siya po yung CEO and super galing, talented na owner po ng Lifestyle Management UAE. Am I correct, Christine? I think I have to get your calling card or else you will kill me. But anyway, guys, ito, since na-mention natin si Miss Christine, no? If you guys are looking for a person na mapagkakatiwalaan nyo, guys, for your event, from decorations, from preparations, from everything, yan po, hanapin nyo po, guys, si Christine Carlson Inde. Siya po yung pinakamagaling, okay, na nakilala ko so far. If you watch, guys, yung aming grand opening ng MPQ Tourism, siya po may gawa noon. And if you watch yung video ko naman na birthday celebration ni Dan Lester Dabon, na super social, siya rin po may pakana noon. Okay, hello kay John Albert Leonardo Ligaspe. Thanks a lot, sabi ni... Oh, hey, John! Thank you din sa'yo for promoting me, okay, and to your... friends! Lahat na yata ang kamag-anak na dyan, nandito na sa Dubai. Hello kay Jonah Russell Masangkay to who else? Sabi naman ni Judith Lloyd Fernandez Adlao. Hi Sir Juni, I'm watching here from Riyadh City. Kumusta po mga kababayan natin dyan sa Riyadh? Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. And also, sabi ni Rosaline Ranola. Hi Sir, good morning. Have a nice day. And also, guys, we have here Mr. Melvin Ray Ferrer. Hi, sir, have a great day. God bless po sa program nyo. Okay, guys, since nabanggit ko po si Sir Melvin, ito, guys, ha, I have a good news po sa lahat po ng mga kababayan natin na might planning to go to Australia, okay? It's either you're looking for a job, you're going to go there as student visa, and a lot more, okay? So, heads up po kayo, guys. It's because very, very soon, we're going to conduct, of course, through the help of Mr. Melvin Ray Ferrer, magkakaroon tayo ng special forum po para po sa lahat ng mga kababayan natin na gusto pong pumunta ng Australia. So, abangan nyo po yan. We will be the one, guys, assisting you po in all the requirements that you are going to need in preparation po sa inyong pagpunta doon. Okay? So, please, guys, ano po, watch out for that. I'm gonna announce. We're just finalizing everything, di ba po, Sir Melvin? Okay? And what else? So ito, I would like to say thank you so much, of course, to Organa Gold. Ayan, sa kanilang very healthy coffee. So alam nyo naman, guys, if you are my follower 6 years ago pa, coffee drinker talaga ako. And I found the perfect coffee for me. Kasi nga, it's 0.3. I don't know, Pastor Dan, please correct me if I'm wrong. I think that it's only just 0.3% ng caffeine content. Kaya alam nyo ba na even yung mga may sakit na they are not allowed to drink coffee, pwede na silang uminom ng kape because of this. Okay? And now guys, let's continue reading some of the comments. Baka magulat ka. Hello guys! Sorry, nakatayo. Again. So that was Mr. Chris Calumbiran. He's one of the famous po na photographer dito po sa UAE. So soon guys, abangan nyo po yung aming Facebook live streaming. Meron pa kaming Photography 101. Kaya sa lahat po ng mga photographers dyan, abangan nyo po yun, guys, no? I-announce po natin yan. At least if you have like personal questions or anything. Hey, Chris Calumbiran is watching now. So guys, abangan nyo po yan. It's a Facebook live streaming with Mr. Chris Calumbiran. Meron kaming Photography 101. So, isishare po niya ang kanyang secret, okay? Kung bakit nga ba siya nakakagawa ng mga... paano niya nakukuha yung mga malaking project, ano yung mga kanyang secrets, if he's willing to share. For sure naman si Sir Chris naman, hindi naman madamot yan, you know. And also guys,
Watch out also, very very soon na po, yung kanyang photo exhibit. Okay, abangan nyo po yan. So definitely you can also hear that from here sa aking Facebook page. Kaya yon. Hello Anne, good morning! You're not drinking Mogu Mogu anymore? Or this is El Mogu Mogu? But this one is grapes. Grapes flavor. Oh, si Mogu Mogu girl kasi siya. Ah, so nito na yung meal niya the whole day. Okay, so nasan ba tayo? Hello, Kai! Okay, let's read some. Okay, hello, Anne. Sabi ni Chris, World Ocean Day. No problem, naka-live ka pala. And good morning, watching from Rojas City, Capiz. Sabi ni Donitas, Princess Caldeo, sa lahat ng mga Ilonggo nga galantaw sa aton. Anong oras na ba sa Pilipinas ngayon? I think hapon na, no? Sa tanan yung mga Ilonggo nga nagalantaw sa aton, sa adlaw nga ini. Daw mo nung Ilonggo. Okay, hindi Ilonggo ako, dapat kabalo ako. Di ba? Sa tanan nga mga Ilonggo, maayong hapon sa inyo tanan. Labi na gidira sa, saan nga siya? Sa Rojas City, Capiz. And guys, ano, you know, I'm really dreaming of going there. It's because Boracay is just in the area, di ba? So, you know what? One of my frustration is, until now, hindi ko nai-enjoy talaga ang Boracay pa. So, I promise to myself by next year, sana if si Kuya, sino nga yung director na sa Boracay ngayon, is watching this, eh, sana makapagbigay siya sa akin ng sponsorship para dumalaw tayo sa Boracay. Kasi malaki yung connection niya doon. Oh, anyway guys, so today po, ang pinag-uusapan po natin is, sino nga ba yung mga qualified na sponsors, okay? So guys, sana po makatulong po ito sa lahat po ng mga kababayan natin na lalo na yung nagpaplanong pumunta dito or nagpaplanong magpadala ng kanilang mga kaibigan, kamag-anak at kung sino-sino sa Pilipinas na gusto nilang dalhin dito sa UAE. Kaya hello muna kay... Okay, ito pala kanina, no? Doon sa na aking unang video na naputol kanina at nawala. Ito guys, no, please guys, do support ang anak po ng aking kaibigan na si Jenny Agtuto David. Okay, siya po yung wife ni Roy Vinson. So yung daughter po kasi nila is a contestant po sa ano nga yun, yung singing contest na yun? The Voice Teens. Ayun, so nandun po si Isabella. And guys, please guys, do support her. Ang ganda ng boses niya. Eh sana po masuportahan po natin siya. Ako? Oo. No, actually, yun yung unang akala ng tao na magandang boses ko. Pero pag kumanta na ako, para akong tumutula. Okay. And hello kay Pritchel Agpulito Gueco. Sir, good morning. Pabati po. Or si Tom Alvarado. Daddy Tom, we missed you from Pritz and Noel Sharjah. God bless po. Thank you. And also from Angel Cross. Good morning from Ape and Company. Honey Cookson. Hello guys, sa lahat po ng bumubuo at mga artists of course from Ape and Company. Thank you so much guys for the chance na na-interview ko kayo during sa Philippine Independence Day. You know what I really wanted and I requesting you guys na sana eh, ma-interview ko kayo sa aking buhay sa Dubai Life ng buo, 'di ba? Parang from yung history of why you decided that right now finally, okay, magkakaroon kayo ng full-length movie. The first ever Filipino full-length movie, okay? So, yun lang sana, guys. Alright, so yun lang. And who else? Alright, so now let's proceed, guys, with our topic kasi medyo tanghali na pala. It's 11 o'clock in the morning dito sa Dubai kasi may trabaho pa ako. Anyway, guys, so now, who are the qualified sponsors or pwede mag-sponsor sa'yo if you are from the Philippines at gusto mong pumunta ng Dubai as a tourist or visit visa. So, reminder lang po, that guys, if you are from the Philippines po, and you are a professional, ibig sabihin, you have a profile that is qualified to be a tourist. And no need po for sponsorships. Okay, malinaw ganyan guys ha, hindi po ibig sabihin, ay wala akong kamag-anak sa Dubai, hindi ako pwedeng pumunta. Ang kailangan nyo lang po is of course, a visa from Dubai, and that's why we are here guys, MPK Tourism. Pwede namin kayo matulungan to provide for your visa and just ticket. Kailangan mo lang ng TUI ticket, okay? Kasi of course, you are not a resident ng Dubai, hindi po pwedeng ang final destination mo lang dito. Hindi pwedeng Manila to Dubai lang. Because you are not a residence visa holder dito. So your ticket should be going back
to the Philippines. For example, if you're traveling, guys, lagi niyo po tatandaan yan sa lahat po ng mga travelers natin, that if you are from the Philippines and you don't have any residency or a visa na residency in other countries, hindi po po pwedeng ang final destination nyo is sa country na yon. It should be always going back to the Philippines. For example, if you're traveling to Singapore, diretso ka ng Malaysia, daan ka ng Hong Kong, diretso ka ng Dubai, at kailangan, ang end mo pa rin ng ticket mo should be going back in the Philippines. Okay, so sana po malinaw yan. So who are those qualified profiles para maging isang tourist? Yun po yung may maayos na trabaho sa Pilipinas. When you say maayos, ito yung company that will allow you to, that will provide you po a leave certificate. Okay? Na especially yung may mga tawag nito, yung may mga yung tinatawag nila mga professionals, yung mga nurses, of course doctors and engineers and yung mga ganitong positions, definitely pwedeng-pwede sila, no? And especially basta anything po na nagtatrabaho kayo sa office, may maganda naman kayong position, then send us to us guys your profile and I'll be assisting you guys sa profiling if you are qualified to travel. Even without sponsor or even without affidavit of support. Okay, next guys is if you are a traveler na. When you say traveler po, hindi yung nagtrabaho sa abroad as OFW. When you say traveler, they say, ang dami mo ng travels. You went to Singapore, you went to Macau, you went to ganito. No need na rin po for you guys to have a sponsor if you're going to travel here. Because I have one client, he's a government employee from the Philippines, from Pasig. He went not to this Asian country. So, nag-travel siya dito without any sponsors. Nakapunta siya dito and after that, nag-thank you lang siya sa akin tapos wala na. Kinalimutan na ako. But anyway, so what's important is I provide the service na kailangan para sa kanya. Okay, so yun yung una. And now, let's move on to what if hindi ka pasok dun sa profile na yon. So, number one is, if you have an immediate family dito sa UAE, is po pwede po yun. Okay, when you say immediate family, these are your parents, your kapatid, your asawa, your ano pa ba? Nilamang or your anak, okay? Sila yung immediate family natin. And up to pwede mo bang i-extend up to ano ba? First cousins or yung bayaw mo. Pag sinabi mo bayaw, dapat asawa ng kapatid mo. Pag sinabi mo namang pamangkin mo, dapat anak siya ng kapatid mo. Okay? Yung from the immediate family down. Dapat ganun. Hindi siya naupo. Nahiya siya kasi sa camera. Kasi pag tumapat kasi si Jonard sa camera, mas gwapo na siya sa akin. So, maiinis ako. Joke lang. Okay. So, if you have this immediate family, guys, na nandito po sa UAE with valid residence visa, they can be your sponsor po. Okay? So, if you have those, hindi po kailangan you have the same last. Ito yung common questions kasi na, so yung kaso, may meron akong kamag-anak dyan, pero hindi kami magkatulad ng apelyedo. Guys, okay lang po na magkaiba kayo ng apelyedo, provided, napasok ka dun sa family tree mo na sinasabi natin for immediate family. For example, kapatid mo siya, pero magkaiba kayo ng apelyedo. Eh, definitely, kasi nag-asawa na si kapatid. So, all you need to do is just provide some proof of relationships. So, birth certificates and marriage contract, guys, can help. So, basta guys, if you have little doubt about your requirements sa mga gitong klaseng scenarios, don't be shy, guys. Send me message. WhatsApp me po, which I'm going to share later. My contact number, my WhatsApp number, and my mobile number, our office number, our Facebook page. Okay, para po mag-guide namin kayo. So, actually, what we're doing dito po sa Etiquette Tourism is, we are not after about yung kita-kita right away. Of course, this is business and of course, we have to run it properly. But the best na ginagawa namin is we have to provide you the best service na worth it doon sa perang inilabas nyo. So, what we're doing is, we have to profile you first. If you feel na hindi talaga qualified, we have to tell you the truth. Okay? So, yun yung kagandahan na pwede nyo pong matanggap from Epic Tourism Service. Okay, so now let's continue guys with our discussion kasi ito nga sa mga qualified sponsors nyo from Dubai. So what are the requirements na kakailanganin? And I think I have to add the charger. Okay, so what are the requirements na kakailanganin natin? Oh, pinawid na po kahapon. Teka lang. I have to check this.
Hello kay Rinel Banda who's watching us right now. Kumusta naman, best friend? Are you still in the Philippines for your vacation or what? Opo, makakabalik na siya kung by 16. Pero in instant na, wala pa. Kasi syempre natulog. Okay, so nakatuloy tayo. Kaya yun. Regards from Buhay sa Cruise Ship. So guys, sa lahat po ng mga, of course, members, of course, ng Buhay sa Cruise Ship. Ayan, my best friend, Rinel Banda. And siya po yung nag-manage na. Kaya nakakatuwa, no, na yung mga vloggers is now finding ways how can they really be useful sa Filipinos. Sa mga kababayan natin. Kaya saludo ako dyan sa aking kaibigan. Ayan. Okay, so what else? So what are the requirements, guys? Hi, Kuya Juni from DCC La Guafrete. Tama ba ako? Okay, so what are the requirements, guys, na kakailangan natin pong i-prepare? So number one, of course, I will also write this, guys, in the comment area para po to sa mga requirements para po makapag-ready po kayo. Okay. Number one requirements, guys, is of course for the travelers po, ah. Ang kailangan nyo po is, of course, your 6 months visa. Ano, no? Kailangan nyo po is your colored passport. At least 6 months invalidity pa siya. Okay? And then, of course, kailangan natin ng inyong proof of relationship mo doon sa iyong sponsor. And for the sponsors naman, these are the things that you need to prepare, guys. Kailangan natin ng inyong colored passport, your visa page, your OEC or OWA. Kung hindi po available yung OEC nyo, kahit luma yan, that's okay. Pwede pong OWA. And of course, kailangan natin ng inyong salary certificate and your proof of relationship doon sa magta-travel din. Okay, so right now, guys, we have a special promotion, of course, sa aming, actually, matagal na po itong ongoing. Sa lahat po ng mga kababayan po natin na gusto po magpadala ng kailang kapamilya dito, so we have a package, guys, of for 2,000 dirhams sa lahat ng mga kukuha ng with one-month visa package. And for those who would like to take naman with 3 months visa package, we have 2,500 dirhams package lang po siya. And you know what's the good news? That's the reason why I'm wearing the Fly Emirates t-shirt. It's because we'll be providing them, guys, a straight flight from Manila going to Dubai via Fly Emirates. Kaya straight flight, the best na airline. So, actually, the reason why we decided na straight flight talaga. Because, guys, I understand. For first-time travelers, especially for first-time travelers, it's not really easy, guys, for them na may mga layover. Takot silang paikot-ikot doon. They don't know how to understand yung kumuha ng direksyon. Nahahanapin nila yung gate number of the next flight na kakailanganin nila. So, that's the problem. Kaya nga po, please, guys, if you love them, give them straight flight, di ba? And call us and we will help you, guys. Especially if you needed, guys, just a one-way ticket going to Dubai. We are, guys, the solution for that problem. The rate is super affordable. Send us message para pa malaman nyo kung ano po yung mga lowest promotion rate na binibigay namin sa mga kababayan namin. So, guys, don't forget, guys, to like our Facebook page at MPQ Tourism. And always visit our website, www.mpktourism.com. And ano pa? I think yung ibang makalimtaan ko is I will just going to share it again tomorrow sa ating live streaming. Kaya guys, if you have like questions na na-miss out ko today, write down in the comment box below. It's either this is in Facebook page or in my YouTube channel. Babalikan po natin yan tomorrow. Okay. And as always, ito, guys, we have again our daily inspiration. This is coming from CBN Asia. So, abangan natin. I think I will ask from my colleague to get one. Jonard, can you get one, please? Woo! Wow! And then, select niyo po dito yung... Alright! So, guys, our inspirational message for today from CBN Asia, or that's Christian Broadcasting Corporate Network, I'm sorry, headed by, of course, yung aking na-interview na si Brother Peter Kairos. Na super thankful talaga ako doon. So the message, guys, is He is aware of everything we go through in life. Oh, God.
You know guys, ako promise, I don't know why, every time I read or I just see some, yung mga message, yung word of God, lagi natatouch ka agad yung heart ko. So guys, always remember po, no, I think this is very perfect for our kababayans na nagtatrabaho abroad, na medyo down sometimes, na minsan sinusolo natin yung problema natin. Always remember guys, just continue to do good thing po sa iyong pamilya, sa ibang tao. Okay, that even sometimes, hindi masyadong nare-recognize yung kabutihang ginawa mo. Because ito nga po yung message, oh, that He is aware of everything we go through in our life. Alam ng Diyos lahat ang nangyayari sa buhay natin, ang mga pinagdadaanan natin, ang mga magagandang nagagawa natin. Kaya guys, tandaan nyo po, just tuloy lang ang buhay, okay? God is there watching us. Na huwag mong isipin na wala nang nakakaalala sa'yo. Huwag mong isipin na wala nang nag-care sa'yo. Huwag mong isipin na parang puro na lang sila, wala namang nag-aalaga sa akin. Wala man lang, alam mo, nagbibigay ng attention sa akin. Because God is just up there. Looking at you. Na He knows everything about you. Alam niya kung anong nasa isip mo, alam niya ang nasa puso mo. Kaya guys, I think my message is, talk to Him. Yun lang po yun. Prayer kasi for me, I believe, is a declaration of your faith kasi sa Diyos. So, pray guys. Because He is the only best friend that you can trust. Okay, so I think that's all for today guys. Thank you so much again guys for watching. Of course, Buhay sa Dubai Live. At abangan nyo po later ang ating special promotion from my travel update sa MTQ Tourism Travel Update with some of my colleagues. They're already na. Kaya have a nice day to everyone. Ciao!